Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating Agrarian Reform Secretary, Secretary Conrado Estrella. Magsiupo po tayo. Kasama din po natin ang kalihim ng Department of Agriculture na si Secretary Kiko Laurel. Andito po ang Department of Agriculture dahil po ang katotohanan, ang pagbigay ng ang trabaho ng agrarian reform, hindi lang po ang pagbigay ng titulo, hindi po ang pagbigay nitong COCROM na aming ginagawa ngayon. Kasama din po sa trabaho ng agrarian reform ay ang suporta na ibinibigay sa agrarian reform beneficiary. Kaya kasama po natin ang ating kalihim ng DA upang sila magsama-sama at gumawa ng paraan upang mabigyan ng suporta ng tulong sa pamamagitan ng mga seedlings, sa pamamagitan ng mga equipment. Yan po ang trabaho po ng DAR at saka ng DA. Ang ating kasama na siya nga ay isa sa nagbuo doon sa aming bagong batas, the New Emancipation Act. Ito po ang batas na nagbura sa lahat ng utang ng mga agrarian reform beneficiary. Ito po kasama po natin si Senator Francis Tol Tolentino. At ang ating butihing gobernador ng lalawigan ng Quezon, Governor Angelina Helen Tan. Sa palagay ko, sa kakatukso ni Secretary Conrad, gusto niyang bawiin yung pirma niya doon sa ospital ng Pangasinan. Ang Lucena City Mayor Mark Don Victor Alcala. Third District Representative, Representative Reynante Arrogancia. 4th District Representative, Representative Mike Tan. At ang pinakamahalaga, ang pinakaimportante na kasama natin ngayon dito, kayo po ang mga agrarian reform beneficiary. Aking mga kasamahan sa pamahalaan na nasyonal at saka sa lokal, maganda po sa inyong lahat. Bago po ang lahat, nagpapasalamat po ako sa mainit ninyong pagtanggap dito sa amin. Masaya kami na makita kayo muli. Ngayong araw ay maghahatid po kami ng isang magandang balita sa ating mga magsasaka. Sabi ko nga, kayo ang pinakamahalagang panauhin sa okasyong ito. Walang tigil kayong naghahanap buhay sa ilalim ng init ng araw upang mapalago ang inyong mga sakahan at tugunan ang pangangailangan ng ating mga pamayanan. Kahit sa gitna ng unos, patuloy kayong bumabangon upang makapagbigay ng pagkain sa bawat tahanan. Hindi namin matatawaran ang pagsisikap at sakripisyo ninyo sa araw-araw. Kaya ang hangad namin ay mabigyan kayo ng ginhawa na buhay. Mas pinag-ibayo po ng ating pamahalaan ang pagtulong at paglilingkod sa inyo at sa taong bayan. Ngayong araw, mamimigay po tayo ng mga e-titles sa 15 beneficiaryo na sumasaklaw sa mahigit 15,000 beneficiaryo na sumasaklaw sa mahigit na 31 ektarya ng sakahan. Layunin po ng DAR sa ilalim ng kanilang tinatawag na split project na iparti-parti sa inyo ang mga collective CLOA na una nang naipagkaloob sa inyo. Sa gayon, magkakaroon na po kayo ng sarili ninyong titulo sa lupang inyong sinasaka sa wakas. Alam po namin ni Secretary Estrella na yung iba po sa inyo ay napakatagal na ninyong inaantay. Kaya't ipinipilit namin na ibilisan ang pagbigay ng ating mga titulo para nang sa ganun maliwanag kung ano ang sa inyo, ano ang isasaka ninyo at kung ano man ang aani ninyo
ay sa inyo rin. Kaya naman, nagpapasalamat tayo sa World Bank dahil katuwang sila ng DAR sa pagpapatupad nito. Masaya ko ding ibinabalita sa inyo na mahigit 600 benepisyaryo na makakatanggap ng kanilang e-title sila simula noong 2022 July dito sa probinsya ng Quezon. Mamamahagi rin po tayo ng halos 11,500 Certificate of Condonation with Release of Mortgage o COCROM para sa higit na 9,800 Agrarian Reform Beneficiaries. Sa ilalim ng Republic Act, ito po yung aking nabanggit na Republic Act No. 11953, ang tinatawag na New Agrarian Emancipation Act, ang higit na 440,000 pisong halaga na utang ninyo sa ng mga ARB dito sa probinsya ng Quezon ay burado na po. Kasama na ang amortisasyon, kasama na ang interest, kasama na ang surcharge. Hindi nyo na po kailangan pag-aalahanin ang mga babayaran ninyo kaugnay sa inyong lupang sinasaka. Ang iisipin na lang ninyo kung paano ninyo mapapalago ang lupang inyong pinangangalagaan. Sa pagwawalang bisa ng mga bayaring kaugnay sa lupang pansakahan, ay maiipon ninyo ang maaaring gamitin para upang mapalago ang inyong kabuhayan. Hangad namin na magbigay daan ng mga sertipikong ito patungo sa kaginhawaan at kasaganahan ng ating mga agrarian reform beneficiary. Lalo na dito sa Quezon, nakilala sa mga produkto tulad ng niyog, mais, saging, pinya, kape. Hangad po namin na lalo pang sumigla ang inyong pagsasaka. Ngayong wala na kayong inaalala sa lupang inyong sinasaka. Ito po ay isa lamang sa maraming programa ng ating pamahalaan para sa mga magsasakang Pilipino. Mamaya lamang tutungo tayo sa lukban para isulong ang isa sa mga proyekto ng Department of Agriculture. Layunin nito ang mapataas ang kita ng ating magsasaka at mapalakas ang agrikultura sa ating komunidad sa tulong ng makabagong teknolohiya at pamamaraan. Sa puntong ito, tinatawagan ko ang DAR, ang DA at ibang pang ahensya ng pamahalaan. Kasama na ang lokal na pamahalaan na magtulungan para sa ating mga magsasaka na linangin ang kanilang kaalaman at kakayahan. Kailangan natin silang gabayan sa mga makabagong pamamaraan at kagamitan sa pagsasaka. Sa ating mga magsasaka, nawa po ay magamit ninyo ang aming handog hindi lamang sa inyong pag-unlad, kundi pati na rin sa pag-asenso ng inyong komunidad at ng probinsya ng Quezon at kasama na rin dyan ang buong Pilipinas. Gusto ko rin hikayatin ang ating mga kababayan na tulungan natin ang ating mga magsasaka sa paggawa ng pagkain. Kaya nga't isinusulong namin ang agrikultura sa kalunsuran ng nasaan kami ay nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor din na magtanim at magtayo ng mga community garden. Kung mas marami pa ang magtatayo ng mga hardin sa kanilang mga paaralan, tahanan at komunidad, hindi na natin masyadong pinoproblema ang mura at masustansyang pagkain. Lahat po tayo ay may pananagutan sa pagpapaunlad sa ating minamahal na Pilipinas. Ating pong gampanan ang ating mga tungkulin at sama-sama natin pagtulungan na makamit natin ang masaganang, progresibo at maunlad na bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang lalawigan ng Quezon. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sir, there was a text message circulating on social media yesterday saying that Vice President Sara Duterte, in the larger scheme of things, is an important, so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yon. Can you confirm that, sir? Was there an effort that you were working well, on impeachment? Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important.
this does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to the if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time. And for not, for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup.